Halina't makinig at matuto kasama si Teacher Vicky. Magandang araw! Kumusta ka na? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Ako si Teacher Vicky, ang iyong gurong lingkod na maghahatid sa iyo ng kalaman sa asignaturang Mother Tongue para sa ikalawang baitang. Ang araling ito ay napapaloob sa ikatlong markahan, week 7, at ito ay milk-based. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa paggamit ng mga salitang kilos sa pagsasalaysay ng mga karanasan. Natutuhan mo rin ang mga panandang salita sa pagkakasunod-sunod ng mga panuto. Sa araling ito, pag-aralan natin ang paggamit ng mga ekspresyon sa pagsasaad ng nararapat, ng pag-asa, at ng paghiling. Handa ka na ba? Tara! Simulan natin ang aralin. Tingnan ang halimbawa. Pakinggan natin ang kanilang usapan. Ano ang nais ninyong sabihin tungkol sa pandemya ang ating kinakaharap? Dapat po tayo mag-ingat. Hangad ko po na matapos na ito. Naniniwala ako na may lunas para rito. Magagamit mo ang mga ito sa pagsasaad ng nararapat, ng pag-asa, at ng hiling. Kaya naman, pagkatapos ng araling ito, inaasahang nakagagamit ka ng mga ekspresyong akma sa iyong baitang sa pagsasaad ng nararapat, ng pag-asa, at ng hiling. Nakikipag-usap ka ba sa mga kasama mo sa bahay? Ano ang madalas mong sinasabi? Ang madalas mong sinasabi ay tinatawag nating ekspresyon. Ang ekspresyon ay tumutukoy sa mga salita o pahayag na sinasabi o isinasawika mula sa isip o damdamin. May mga salita, parirala o ekspresyon kang ginagamit sa iba't ibang uri ng pagpapahayag. Sa ganitong paraan, malalaman ka agad ng kausap mo kung ano ang nais mong sabihin o ibahagi. Halimbawa, kapag umaasam o umaasa ka ng isang bagay, ganito ang maaari mong gamitin. Sana, lubos, naniniwala, kung maaari, at inaasam ko. Halimbawa, sana ay magkita tayo muli. Lubos akong umaasa na matuto ako sa tulong ng aking mga guro at mga magulang. Naniniwala ako na may lunas sa COVID-19. Kung maaari, ay manatili sa bahay upang hindi mahawa. Inaasam ko na manatili ang pagmamahalan ng aming pamilya. Sa pagpapahayag naman ng hiling o nais mong magkaroon ng katuparan, narito ang ilang halimbawa. Hinihiling, nawa, harinawa, at hangad. Maaaring gamitin sa parehong pag-asa at hiling ang ilan sa mga salitang nabanggit. Halimbawa, hinihiling ko na manatiling malusog. Nawa ay magtulungan ang lahat.
Harinawa ay gumaling na ang mga may sakit. Hangad kuko na matapos na ang pandemya. Sa mga bagay-bagay na kailangang nasusunod, na ipatutupad o nangyayari, gumagamit naman ng mga salitang gaya ng kailangan, nararapat, dapat, at tama lamang. Halimbawa, kailangang palaging maghugas ng kamay upang hindi kumapit ang virus. Nararapat na isipin at isa puso ang pagmamahal sa magulang. Dapat na mag-impok upang may magamit sa oras ng kagipitan. Tama lamang na unahin ang pag-aaral. Ngayong alam mo na ang mga ekspresyong nagpapahayag ng nararapat, ng pag-asa, at ng hiling, narito ang mga pagsasanay. Para sa gawain sa pagtatuto bilang isa, lagyan ng check kung ang mga salita ay ginagamit sa pagpapahayag ng nararapat, ng pag-asa, o ng hiling. Lagyan naman ng X kung hindi ito maituturing na halimbawa. Unang bilang, hangad ko na. Pangalawa, nararapat na. Pangatlo, natatakot ako na. Pang-apat, dapat na. At ang panglima, lubos akong umaasa na. Naisulat mo na bang iyong sagot? Ganito ba ang naisulat mong sagot? Magaling kung ganon. Para sa gawain sa pagtatuto bilang dalawa, tukuyin kung ang may salungguhit ay ekspresyong nagsasaad ng A. Nararapat, B. Pag-asa, C. Hiling. Unang bilang, dapat tayong sumunod sa batas at patakaran. Pangalawang bilang, kailangang maging masipag at matiyaga sa pag-aaral. Pangatlo, hinihiling ko na makapasyal sa aking kaarawan. Pang-apat, lubos akong umaasa na makakapagtapos ako ng pag-aaral. Ang panglima, nawa ay maging mabisa ang bakuna sa paglaban sa virus. Naisulat mo na ba ang iyong sagot? Para sa unang bilang, kung ang sagot mo ay letrang A, magaling. Ito ay nararapat. Sa pangalawang bilang, kung ang sagot mo ay letrang A, tama ka, nararapat rin ito. Sa pangatlong bilang, kung ang naisulat mo ay letrang C, mahusay, tama ang iyong sagot. Ito ay hiling. Sa pang-apat na bilang, kung ang naisulat mo ay letrang B, magaling, tama ka, ito ay pag-asa. At sa panglimang bilang, ang sagot dito ay maaaring letrang B o C, ito ay maaaring pag-asa, ito rin ay maaaring hiling. Ano ang natutuhan mo sa ating aralin? Tama!
Natutuhan mo sa araling ito ang paggamit ng mga salitang nagsasaad ng nararapat, ng pag-asa, at ng hiling. Ang tawag sa mga ito ay ekspresyon. Magagamit mo ang mga ito sa pagpapahayag ng nais mong sabihin. Paalam mga bata, hanggang sa muli!